Aminin na natin, hindi lahat ng mga friends natin sa Facebook ay friends talaga natin or kakilala talaga natin. Maaring sila ay may mga kilala ng mga friends natin or na-add natin or nag-add sa'yo sa Facebook. Para sa mga true friends natin sa Facebook, yun yung mga taong kilala tayo. Sila yung mga taong pwede nating i-direct sale. So paano? Sa pamagitan ng PM o private message, yun yung ginagawa ko lagi. Kung napapansin nyo sa Facebook ko. My name is John Quezon, one of the coach of GPS Earn Program. Isa ka ba sa mga nagtatanong kung paano magbinta sa Facebook? For the further ado, ituturo ko sa iyo ang mga strategy ko na alam kung paano ako magbinta sa Facebook. Alam naman natin ngayon, sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay may Facebook account. Tama? At syempre, yung unang requirement ng mga nag-business or yung mga magninegosyo katulad nito ay kung saan may tao. Syempre, doon ka magbinta. So before I forget, if bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share. At pakiclick na rin sa notification bell para lagi kang update sa aking mga videos. Okay, so sa English, dapat may foot traffic ka. O may pwesto sa tindahan mo. At dahil online business at online selling ang ginagawa natin, so saan pa ba maraming tao kung hindi sa Facebook? Bihira na lang ang mga tao ngayon na walang Facebook. Tama? Ito yung apat na paraan para mag-share at magbinta ng mga produkto mo sa Facebook. Post your personal profile or your own wall. Siyempre, dapat para makilala ka, dapat ikaw talaga. Huwag kang gumamit ng ibang tao. So doon pa lang, nagki-create ka na ng pagiging sinungaling mo. Dapat, ano ka, magpakatotoo ka. Kasi ito, negosyong pinag-uusapan. Tiwala po ang pinag-uusapan natin at pinag-awakan dito. Hindi pera. Okay? At number 2, post on your Facebook groups. Sa mga groups kasi, mas maraming mga tao doon. At syempre, bawat groups may mga kanya-kanyang titulo. Sa titulo pa lang, malalaman mo na agad kung sino ang pwedeng lalapit sa'yo. At number 3, direct sale to your Facebook friends and contacts. At number 4, advertise using Facebook ads on your Facebook page. So, sell on your personal profile. Ang unang-unang lugar kung saan pwede ka mag-share ng products mo ay ang iyong personal Facebook account. Ang advantage nito ay kilala mo yung mga tao makakita ng mga products mo. At least, mas marami ang kilala mo at kilala ka. Advantage yun. Mas malaki ang chance na may bumili sa'yo kung kilala at pinagkakatiwalaan ka ng tao. At dahil mga friends mo na sila, kamag-anak, katrabaho, classmate, etc., mas mabilis ka mag-market kasi malaki kagad ang grupo mo. Magbinta ka sa Facebook groups. Okay? Warning lang po ah. Bago tayo magpaliwanag, lahat ng topic at interest mo ay may mga Facebook group. Halimbawa, group para sa mga cycling, biking, basketball, music at iba pa. Mga herbal, di ba? Subalit hindi ulitin ko po ah. Hindi ito group kung saan kayo magpo-post ng mga products nyo. Usually, ang mga ganitong mga Facebook group ay para makipagkaibigan sa ibang tao, may common interest sa'yo. Saan ka dapat mag-share or mag-post ng mga binibinta mong products? Usually, ito yung mga buy and sell groups. Oo, karamihang mga members ng ganitong groups ay may nagbibinta din. Pero may mga tao din na sumasali sa ganitong groups para maghanap ng bibili nila. Sila yung mga target market natin.
direct sell to your Facebook friends and contacts. Ito ay katulad sa mga pa-share ng products mo sa sarili mong Facebook profile na kung saan makikita ng mga friends mo. Pagkakaiba lang, kakausapin mo diretso yung mga tao na kilala mo talaga. Aminin na natin, hindi lahat ng mga friends natin sa Facebook ay friends talaga natin or kakilala talaga natin. Maaring sila ay may mga kilala ng mga friends natin or na-add natin or nag-pad sa'yo sa Facebook. Para sa mga true friends natin sa Facebook, yun yung mga taong kilala tayo. Sila yung mga taong pwede natin i-direct seal. So paano? Sa pamagitan ng PM o private message, yun yung ginagawa ko lagi. Kung napapansin nyo sa Facebook ko, pwede mo silang i-PM at hindi sila magtatanong kung sino ka dahil kilala ka talaga nila. Ngayon, okay lang, syempre, kung bumili sa R&D, di ba? At least, i-share mo yung business mo. Time will come, di kanila masisisi. Advertise using Facebook ads on your Facebook page. Ang topic para sa paggamit ng Facebook page at Facebook ads ay isa sa mga mahalagang o mahabang paliwanagan and deserve a whole other post. Pero ang huli, pinakamaraming reach or pinakamaraming makakita ng products mo ay yung paggamit ng Facebook page at yung pag-advertise mo sa Facebook. Sa Facebook page or yung tinatawag nating Facebook page ads, pwede kang mamili kung sino anong klaseng tao ang itatarget mo o yung tinatawag namin ditong demographics. Ang makikita ng ads mo, kung may budget ka para marketing at i-advert, dapat ay may aral ka kung paano gamitin at paano mag-submit ng ads sa Facebook. Okay? So, we hope na may natutunan po kayo. At kung may mga suggestion po kayo, yun yung ay alam nyo na pwedeng i-suggest, pwede po kayo mag-comment sa ibaba. Yan po ang ating apat na paraan para magbinta ng ating products online using Facebook. Kung may ibang paraan pa kayo na pwedeng natin gamitin, comment lang po kayo. Okay, at i-share lang natin para kahit pa paano nakatulong po tayo sa iba. Once again, my name is John. We hope na makasama ka sa team ko and God bless everyone and see you on top. Bye-bye!